Yo, Baraka, you know what it is. Bring that holy swag up. Let's get it in. Ano ba malibot ka sa isang tao? O kung ba na may nagbibintay na langit at pero kailangan ko ba paghirapan ang buhay na wala ka? Sa paggawa ba ng mabuti ang kaligtasan? Tulungan nyo ako, ako ay nalilito. Hindi ko na talaga alam kung saan ako tutungo. Baka huli na ang lahat, huwag na mapusana na malaman kong mali pala ang aking paniniwala. Sa buhay ko, ako ay palang nagtatanong kung may katapusan ba dito sa mundong itong ginagalawa. Meron bang kabilang buhay? May naghihintay pa sa akin kung sakaling mamatay. So pinagmasdan aking masusing pinag-aralan. Dumating pa nga sa puso, pinasok ko ang mga sibaha. Nakararami ang nagsasabing gumawa ka lang na mabuti. Kaligtasan daw ng kaluluwa ay mapapanatili. And then sinimula ko pagsimba tuwing ko. Pero paglabas sa sibahan may ganun pa rin ako. Ako ay parang anghel pagdating ng Linggo. Pero Lunes hanggang Sabado, demonyo ito. Pero bumabawi ako sa mga charities. Pinipilit ko in my good words, God will be pleased. Nadodonate ako, limpak-limpak na salapi. Pero deep inside, ay mayroong hipokrisiyo. Sagutin niyo ko, meron na ba akong kaligtasan? Sa kabila ng mga ginawa, wala akong kapayapaan. Bakit ganun? Maglo pa rin aking isipan. Akin ba nakamtan ang buhay na wala hanggan? Paano ba maligot ka sa isang tao? O tungo ba na may nagbibintay na langit? Paghirapan ang buhay na wala ka. Sa paggawa ba ng mabuti ang kaligtasan? Tulungan nyo ako, ako ay nalilito. Hindi ko na talaga alam kung saan ako tutungo. Baka huli na ang lahat, huwag na mapusana na malaman kung mali pala ang aking paniniwala. Makinig ka men, isarado ang hindi kung gusto mo nakaliwan. Nagataimtim ka na makinig, pero babase tayo dito sa mga salita ng Diyos. Magtiwala ka lang sa kanya, buhay mo ay maging maayos ang kaligtasan. Kailan may di pinaghihirapan? Ito ay nakakamit sa pananampalataya lamang kay Jesu Cristo na gumawa ng sandaigdigan, nagkatawan tao na matay para sa iyong mga kasalanan. Basahin mo Efeso 2:8-10. Manampalataya ka lang sa kanya, siya ay lubos na mapipisa. Siyempre, nakamuto ng mabuting gawa, pero ang kaligtasan mo siya lamang ang may gawa. Hindi ka kayang iligtas ng relihiyo. Marami relihiyoso pero sa Diyos walang relasyon. Kaya ang buhay ay di nakikita ng pagbabago. Subukan mo na ipamuhay mo si Jesu Cristo, tandaan mo itinigtas din sa pagsampalataya. At dahil dito may mabuti kang mga gawa, putulin mo ang mga kasalanan at bigyan ng wakas. Tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Alam ko na kung paano maliligtas. Tatanggapin ko si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng buong puso at hindi laro-laro. Kasi ayokong pumunta sa napakainit na impyero at naligtas ako dahil sa pananampalataya. Gagantihin ko ito ng mga mabubuting gawa. Marami salamat po O Diyos, ako'y siguradong matatay na ang aking paniniwala. Alam ko na kung paano maliligtas. Tatanggapin ko sa Diyos bilang Diyos at tagapagligtas ng buong puso at hindi laro-laro. Kasi ayokong pumunta sa napakainit na impyero at naligtas ako dahil sa pananampalataya. Gagantihin ko ito ng mga mabubuting gawa. Maraming salamat po O Diyos, ako'y ligtas na. Siguradong matatag na ang aking paniniwala. Alam ko na kung paano maliligtas. Tatanggapin ko sa Diyos bilang Diyos.